Kumusta na ang iyong pag-aaral sa Filipino 9? Sa video na ito, matutunghayan mo ang salaysay ng dula mula sa ating bansa. Ang pamagat nito ay dahil sa anak. Narito muna ang nilalaman ng video na ito sa kabuuan. Una, ano nga ba ang dula para sa mga Pilipino? Ikalawa, salaysay ng dula mula sa ating bansa na ang pamagat ay dahil sa anak. At ang ikatlo, pagsusuri sa dulang binasa sa pamamagitan ng mga piling katanungan tungkol sa akda. Dumako na tayo sa unang bahagi. Ano nga ba ang dula sa mga Pilipino? Inilalarawan ng panitikang Filipino ang damdamin nating mga Pilipino sa pamamagitan ng pasalita o pasulat. Sa pamamagitan nito, binibigyang interpretasyon natin ang ating pamumuhay, kaugalian, tradisyon, paniniwala at maging politika. Samantalang, bahagi ng panitikang Filipino ang dula, bilang isang panitikan, ito ay ang paraan ng panggagagad ng mga pangyayari sa tunay na buhay sa entablado. Ginagamit din ang dula bilang medium upang panatilihin ang nakaraan at kasaysayan, maituwid ang maling pamamalakad at mataluntun ang direksyon ng bukas. Binanggit ni Villafuerte noong 2000 na ayon kay Rentra, 1972, nilalayo ng dula na makalikha ng pagbabago, naghahamon at nagyayakag na makisangkot ang manunood sa dalawang kaparaanan, ang pagpapakilala ng pamantayang panlipunan at ang pagwawasto sa mga walang katarungan. Ngayon, tunghayan natin ang dula mula sa ating bansa na sinulat ni Julian Cruz Balmaseda at ang pamagat nito ay dahil sa anak. Narito ang mga tauhan sa dula, sina Don Archimedes, ang mayamang tatay ni Manuel o Manuling, Don Cristobal, pinsan ni Don Archimedes at ninong ni Manuling. Manuel o Manuling, nag-iisang anak ni Don Archimedes. Rita, anak ng labandera na nagsumikap makapagtapos ng pag-aaral at kasintahan ni Manuling. Ang ayos ng tanghalan ay loob ng isang bahay mayaman. Makikita sa loob ng bahay ang kasangkapang antik o sinauna. Ipalalagay rin na ang namamahay ay may ugaling mapaniwalain sa mga utos ng pananampalataya. Sa dakong kaliwa ng nanunood ay naroon ang silid ng may bahay. Sa dakong kanan ay may mga bintana at sa dulong kanan ay isang pintong patungong labas. Sa dulong kaliwa ay may isa ring pintong patungo sa isang panig ng looban ng bahay. Pagkaangat ng tabing ay makikitang nakaupo at nag-uusap ang magpinsang si Don Archimedes at Don Cristobal. Si Don Archimedes ay nakasuot pambahay at si Don Cristobal naman ay nakasuot panlakad. Liwanagin mo ang ating pinag-uusapan, primo. At kung makukuro mo ang magiging hanggay, maaaring magbago ka ng isipan at palagay. Ani ni Don Cristobal kay Don Archimedes, ang lagaybay na parito ka upang ipagtanggol ang walang hiyang iyan? Isipin mo, primo, na ang tinatawag mong walang hiya ay tunay mong anak, ang bugtong mong anak na iniwan sa iyo ng nasira. Primo, iyay hindi ko na anak. Mula sa mga sandaling iyay, makaisip na gumawa ng napakalaking kasalanan gaya ng kanyang ginawa. Siya hindi ko na anak. Siya hindi karapat-dapat na magtaglay ng aking apelyido. Si Manuling ay kahiyahiya, karimari-marim. Isang malaking batik iyan sa lahi ng mga lakambayan. Oo, walang patawad ang kanyang ginawa. Ani ni Don Archimedes sa kanyang pinsang kausap na si Don Cristobal. Huwag mong ipasupil sa iyong puso ang iyong isip. Ang nangyari sa inyong mag-amay, nangyayari sa lahat. Nagkakamali ka, primo. Hindi nangyayari. Kailanman sa aming lahi ang bagay na iyan. Oo, talagang walang hiya. Walang turing. Walang dahan-dahan. Hindi ako makapagdahan-dahan kapag naglalagablab ang aking isip sa galit. Oo, walang pinag-aralan, bastos. Baka ipalagay tuloy ng mga kapitbahay na ako'y siya mong minumura at tinutungayaw. Ano ang mawawala sa akin? Pintasan man nila ako, pulaan man ako ng mga tao, pagtawanan ako ng kahit sino, walang kailangan. Hindi ba't ngayon pinagtatawanan na ako? Pinupulaan at pinipintasan ang bala ng nakakakilala sa akin? Ani ng galit na si Don Archimedes sa kanyang kausap na si Don Cristobal. Natatalastas ko ang iyong ikinagagalit. Oo, hindi kita sinisisi. Sa palagay ko'y may matuwid ka.
pagtatapot lahat ay may kanya-kanyang hangganan. Ang ginawa ng iyong anak ay isang bagay na di katakatakang gawin ng kabataan ngayon dahil sa kakapusan ng pagkukuro sa mararating. Paliwanag ng mahinahong si Don Cristobal kay Don Archimedes. Primo, alam mo na kung gaano ang pagtatangi ko sa iyo. Kaya kung pinahahalagahan mo ang ating parang magkapatid na pagsasama, ay hinihiling kong huwag na nating pag-usapan ang bagay na iyan. Sapagkat makakain mo bang gawin sa iyo ang itinuturing mong bugtong na anak pa naman na ikaw ay dalhan ng isang apong hindi man lamang nagdaan sa simbahan? Kung sa bagay, tayong lahat ay naging ama. Ang aking ama ay naging ama rin. Ang ama ng aking ninuno ay naging ama rin. Ang ama ng iyong ninuno ay naging ama rin. Ngunit ni isa may di nagkaroon ng kapangasang gaya ng kapangasang ginawa ng aking mabait na anak. Sayang ang pagkakapag-aral ko sa hayop na iyan. Oo, sayang, walang education. Ani nang nagtitimping si Don Archimedes sa mahinahong si Don Cristobal. Ikaw rin ang masisisi sa nangyaring iyan at hindi ang anak mo lamang. Pinalaki mo sa malabis na layaw ang iyong anak. Nalimutan mo ang sabi ni Florante na ang laki sa layaw, karaniway hubad sa hatol at munit sa aral ay salat. Nakita mo na? Sa bibig mo na rin nagmumula ang pagbibigay sisi sa magulang dahil sa kagagawa ng anak. Saka ngayon ay ikaw ang mamamagitan upang huwag kong pansinin at alintanain ang kanyang kaalibughaan? Dapat mong malaman, primo, na ako man ay nagdaramdam din sa nangyari. Kaya't kinausap ko si Manuling at sinabi ko sa kanya na ang kanyang ginawa ay pangit. Napakapangit. Kapangit-pangitan ang sabihin mo. Oo, pangit pa sa dilang pangit. Ngunit ano ang sinabi niya sa akin? Tito Cristobal, ang sabi niya, ang nangyari ay nangyari na. At hindi na natin maiuuli pa sarati. Hindi ko maaaring itapon sa lansangan ang aking anak. At kung ang ginawa ng iyong anak ay gaya ng ginagawa ng iba na ayaw kumilala sa laman ng kanyang laman at sa dugo ng kanyang dugo, ano sasabihin mo? Lalo ko siyang mapapatay. Kung may pitong buhay man siya, uutasin kong lahat. Ang malumanay na pahayag ni Don Archimedes. Mangyari pa. Kaya ngayon, si Manuling ay wala ng paraan at magagawa kundi ang magpasa ng tungkulin ng isang ama. Ang sabi nga niya, ang nangyari, nangyari na. At saka, sa ibig mo, primo, agwelo ka na. Isang bagong Archimedes ang sumilang sa iyong angkan na siyang magpapakilos ng daigdig. Agwelo? Mangyari, may apo ka na. At di apo sa pakinabang kundi apong tunay. Isang apong magdadala ng iyong pangalan, Archimedes Lakambayan Jr. Iyan ang hindi maaari. Kung ayaw ka ng Jr. ay tatawagin nating Archimedes Lakambayan II. Nalalaman mo bang ipinanganak ang iyong apo ng mismong araw ng iyong 50th kumpleanyos? Basta, kung ayaw kong ipamana sa kanya ang aking ngalan at apelido, ay ano ang kanyang magagawa? May aalis baga sa aking ipagkait ko ang aking pangalan sa iba? Diyan ka nagkakamali. Isang katutubong karapatan ng iyong apo na gamitin ang pangalan sa kanya'y ukol. Iyan ang kayamanan mong maaaring kunin sa iyo ng iba sa harap-harapan. At ikaw ay di makakakibo. At saka isa pa, kasalanan ba ng iyong apo na ang maging ama niya'y si Manuel at ikaw ang maging nuno? Paliwanag ni Don Cristobal sa humihinahong si Don Archimedes. Matanong kita, sino ang kamukha ng bata? Ikaw sa isang dako. Ano ang ibig mong sabihin? Kamukha mo sapagkat kung makasigaw ay abot sa kapitbahay. Demonyo! At kung tumawa, walang iniwan sa kanyang agwela sa ina. Sa ina? Sa ina ni Rita? Ang labandera? Isang butil na lamang upang kalusin ang salop. Oo, iyan pa nga ang hindi ko malunok-lunok. Papasok sa silong ng bubong ng aking tahanan ng isang anak lamang ng labandera. Pasasaan ka! Oo, pasasaan ka! Diyan ka nagkakamali ng panukat, primo. Kilala ko ang ina ni Rita. Oo, labandera nga. Ngunit ikaw may hahanga sa babaeng iyon noong nabubuhay.
sa kanyang sariling pagsisikap at sa likod ng di kakaunting pagtitiis, kahit gapang, iginapang ang pagpapaaral sa kanyang bugtong na anak na si Rita. At una ang Diyos, si Rita'y nakatapos sa normal school at nagtuturo sa paaralang bayan. Datapot, dyan siya nakilala ng iyong anak. Namatay ang kanyang ina at si Rita'y naiwan sa piling ng kanyang tiya na halos sunod-sunod na parang organo ang mga anak. Si Rita'y naalis sa pagtuturo mula sa sandaling makilala ng mga pinuno ng paaralang bayan ang kanyang kalagayan at ngayon mag-ina silang sasagutin ng iyong anak. Sa makatwid, ang Rita'ng iyang anak lang labandera ay isang babaeng malinis, may puri, may dangal at maliban sa munting batik na nilikha ng kalikutan at kagandahang lalaki ng iyong anak ay walang maisusurot sa kanya ang makasalanang lipunan ng mga tao. Di kung gayon ay mag-iisang buwan na ang anak. Oo, isang buwan at 13 araw at hindi pa nabibinyagan? Hindi pa, sapagkat ang ibig nila ay magpakasal muna bago pabinyagan ang iyong apo. Oh, ay ano ang kanilang ginagawa? Bakit di pa kasal kung pakakasal at pabinyagan ang bata upang lumaking Moro at Simaron? Kung sa bagay, kapwa na nga sagulang maging si Manuel, maging si Rita. Ngunit palibhasa ay ibig na Manuel na mahugasan ang kanyang pagkakasala, kaya ang hinihintay ang iyong pahintulot. Pahintulot? Aanin pa ang pahintulot? Nang siya ba'y magtayo ng templo ay nangailangan na aking pahintulot? Komporme na akong siya'y mag-asawa? Kung ibig niya upang mailigtas sa kasalanan ang kanyang walang malay na anak, ngunit kung ako pa ang magiging alkagwaete at magbibigay ng pahintulot, ay yan ang hindi maaari. Sinabi mong sila'y may layang pakasal, aber, pakasal sila. At tapos ang kwento. Hindi ko sinisisi ang bata, ang sinisisi ko'y ang ama't ina. Kaya kung ibig nila'y pakasal sila, kahit makasanlibo at ako'y di kikibo, sapagkat sinabi ko sa iyo na malao nang nayari ang akin pa siya. Ako'y walang anak. Ako'y nagkaroon ng isang anak na suwail. At ang suwail na yaw'y malaon ko nang ipinagtulos ng kandila. Bueno, kung mag-uulit tayo ng salitaan ay hindi na kita sasagutin. Naganap ko na ang aking tungkulin. Ang paalala'y gamot sa taong nakakalimot. Anang kasabihan, napaalalahanan na kita. Ngunit kung ikaw ang nagkukusang lumimot sa iyong tungkulin ay wala akong magagawa. Pinasasalamatan kita pinsan, ngunit bago ka umalis ay utang na loob sa iyo. Kung makikita mo si Manuling, sabihin mo lamang na ibig ko siyang makausap. Kapag sa unang tanungan namin ay di sumagot sa akin ng tama, o nasirang Manuling siya o ako'y hindi na si Archimedes. Oo, nariyan lamang si Manolo, tatawagin ko. Lumakad si Don Cristobal, ngunit bumalik. Ngunit ang paalala ko lamang sa iyo, huwag mong kalilimutang si Manuling ay iyong anak. Nalalaman ko, oo, hindi ko kalilimutan na siya ay aking anak. At hindi mo dapat pagbuhatan ng kamay. Bakit ko pagbubuhatan ng kamay? Nakikilala kita. Kapag nagdidilim ang iyong isip, ay gumagawa ka ng di mo nalalaman. Oo, nalalaman ko. At isaisip mo na ikaw man at ako man ay nagdaan din tayo sa kabataan. Pero tatawagin mo ba o ako ang tatawag? Oo, ako ang tatawag. Ay, Archimedes, Archimedes. Naglakad at pumasok na si Don Cristobal sa pintong kanan. Samantalay, yaot dito sa buong bahay si Archimedes na bulong ng bulong at kumpas ng kamay. Natunghayan mo at napakinggan ang dula na dahil sa anak. Ito ay dula mula sa ating bansang Pilipinas at mula sa panulat ni Julian Cruz Balmaseda. At ngayon, dumako na tayo sa bahagi ng pagsusuri ng dula. Subukan nating sagutan ang mga katanungang narito. Unang tanong, ano ang nais na ipahiwatig ng may akda sa mga magulang, anak at lipunan? Sa aking palagay, nais ng may akda na ipahiwatig sa mga magulang na bagamat mas mainam ang naiisip na ideya o solusyon sa lahat ng bagay, hindi ito nangangahulugang sasang-ayunan na ng mga anak,
maganda pa rin kung mapag-uusapan ng masinsinan at humantong sa isang konkretong solusyon na kinikilala ang karapatan ng bawat isa at kapakanan ng buong pamilya. Nais din ng may akda na ipagpatuloy ng mga magulang ang paggabay sa mga anak kahit na ba may sarili na silang buhay. Gayon din sa mga anak, kilalanin at unawain ang payo ng mga magulang, makipag-usap at higit sa lahat, sabihin ang nasa sa loob nang sa gayon nauunawaan nila ang estado ng iyong paninindigan tungkol sa anumang usapin. Ayon sa isang sikat na pahayag, kinakailangan ang isang buong komunidad upang mapalaki ng mabuti at maayos ang isang bata. Kaya tayong mga mamamayan na nagmamasid, huwag nating tingnan lang ang mga kabataan sakaling may nagagawa na silang pagkakamali. Maging isang mabuting halimbawa, nang sa gayon, mas maisip nila ang magpakabuti. Dumako naman tayo sa ikalawang katanungan. Paano ipapakita ng mga kabataan ang paggalang sa mga magulang kasabay ng pagiging independent sa buhay? Ang mga magulang ay naglaan ng oras at sakripisyo upang mapalaki ang kanilang mga anak. Hindi kalabisan na igalang at bigyang halaga ang kanilang mga payo bilang tanda ng pagkilala sa kanilang mga naituro sa anak na mabuti hanggang sa makaya na ang iyong sarili. Ang pamumuhay independently ay hindi nangangahulugang paglimot sa payo ng magulang, bagkus pagkilala at pagbalanse sa desisyon nila at sa nais mo. Tandaan, ikaw at ang magulang mo ay nagnanais na mapabuti ang takbo ng iyong buhay, kaya walang dahilan para magalit o baliwalain mo ang payo ng iyong magulang. Mas mainam, pakinggan, pag-isipan, makipag-ugnayan nang sa gayon, hindi ka maligaw at matangay ng kaligayahang dulot ng kalayaan sa lahat ng aspeto sa iyong buhay. Ngayon, dumako naman tayo sa ikatlong tanong. Ano ang iyong opinyon sa ginawang hakbang ni Manuling upang mapatawad siya ng kanyang ama? Para sa akin, ito ay mabuting hakbang. Humingi ng tulong sa taong maglalapit sa atin sa pamilya at may hangaring mabuti na mapagbuklod, hindi ang mapaglayo pa. Mainam din na maipakita niya ang kanyang pagnanais na matanggap na ng kanyang ama ang kanyang pamilya. Huwag kalimutan na bago pa man ang sinong taong pinahalagahan natin, naunang nagbigay ng tunay na pagmamahal ang ating mga magulang sa atin. Wala silang ibang hangad kundi ang kabutihan ng ating buhay. Pagdating ng araw, nawala na sila sa ating piling. Magpakumbaba, ihingi ng tawad ang naging kasalanan at tanggapin ang anumang sasabihin nila sa iyo. Ipadama ang iyong pagmamahal at ipaunawa ang iyong naging desisyon. Dumako naman tayo sa ikaapat na tanong. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Rita o ni Manuling, nanaisin mo pa na ligawan o magpaligaw gayong ayaw ng iyong ama? Pangatwirana ng iyong tugon. Para sa akin, kung talagang nakikita ko na karapat-dapat at may mabuting hangarin sa akin, ay tatanggapin ko pa rin sa kabila ng pagtutol ng aking magulang. Basta matiyak ko lamang na siya'y mabuting tao. Siguro, magiging maayos naman ang aking buhay kasama siya. Sa bandang huli kasi ng aking buhay, ako ang makikisama at ako ang haharap sa aking buhay pamilya. Marapat lang na ako ang pumili at kumilati sa isang tao, hindi ang aking mga magulang. Ngunit, hindi ko isasantabi ang kanilang opinyon tungkol sa aking desisyon. Patuloy kong kikilalanin ang isang tao dahil ika nga nila, kung walang usok, walang sunog. Sa makatwid, kung may nakikita sila na katauhan ng aking iniibig na hindi nila nagugustuhan, baka nga kailangan kong kilalanin pa ng higit ang isang tao. Kapag wala naman, lalo kong ilalapit sa kanila upang mabigyan sila ng pagkakataon na makilala ng lubos ang aking iniibig. Sa ganitong paraan, hindi lalaki ang usapin at baka maging daan pa ito upang matanggap na nila ng tuluyan. Ang pagtago at paglayo ay hindi solusyon. Kailangang idaan sa tamang pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan. Walang magulang na titiisin ang anak kung nakikita nilang masaya at napapabuti ang ginagawa nito. Natunghayan mo ang aking mga naging tugon sa mga piling katanungan ukol sa akda. Marahil may idea ka na kung ano ang iyong magiging sagot.
Sana'y may natutunan ka muli sa video na ito. Maraming salamat sa iyong panunood sa channel na ito. Paalala muli, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel na ito para mas updated ka sa mga bago pang video na lalabas tungkol sa aralin mo sa Filipino. Hanggang sa muli at mag-aral kang mabuti. Kaya mo yan!